Sa Ninoy Aquino International Airport, nagbakasakali ang ilan nating kababayan na nakansel ang mga flight dahil sa pagkasira ng ilang pasilidad sa Clark International Airport. Balita natin ni Darlene Kai. Alas 9 sana ng gabi ang flight ng pamilya ni Rachel papuntang Macau kung saan siya nagtatrabaho bilang staff ng isang airline company. Pero kanselado ang flight ng kanyang buong pamilya na nakaschedule na umalis sa Clark Airport na napinsala ng lindol. Kaya nagbabakasakali sila rito sa NAIA. Ang problema, nung pagkarating ko dito, nandiyan ako sa SEPAC from 1 a.m. until 6 a.m. Pero wala rin nangyari dun sa pakiusap. Wala rin nangyari, walang information na maayos. Ang tinatanong ko dun sa agent kung po pwedeng ipa-rebook na yung ticket ko kasi kailangan ko rin sana makabalik agad-agad sa Macau. Biyahing Hong Kong naman si Michelle kung saan siya nagtatrabaho habang sa Macau ang kanyang kapatid. Nakansela rin ang flight niya na dapat ay mula sa Clark Airport. Sabi nila mag-reroute daw for free. But then we went here and then yung earliest possible date is April 26, which is not possible anymore. So mag-refund na lang. Sa Facebook post ng Department of Transportation, maririnig ang lakas ng ugong ng lindol sa Pampanga. Ganyang ugong ang narinig ng OFW na si Renelyn na nasa Clark International Airport nang tumama ang lindol. Nagtatakbo na kami na ganon. Tapos diba ang dami nauntog ako dyan sa ano, sa padurba, yung salamin. Si Maika Oyhope, tila na traumatized daw. Nag-stamped na kami dyan eh. Sa sobrang takot namin. Ang mga pasaherong walang mapuntahan, natulog na lang sa damuhan at mga wheelchair. Nagbigay lang sila ng guidance na mag-move kami forward dito. Tapos ganun lang, wala na silang advice kung kani-kanino ka magtatanong. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, nakausap na niya ang mga airline company at sinabihan ang mga ito na tiyaking matutulungan ang mga pasahero. You have to go to NAIA in order to fly out. You have to provide shuttle. Comfortable shuttle service. Number two, if they are to wait, they will have to be provided with something that can fill in their stomach. Ayon sa Clark International Airport Corporation, tatanggalin na nila ang lahat ng nakalaylay para walang malagay sa panganib. Yung crack na nakita sa towel, lumabas at sabi ng mga technical people, superficial. Ibig sabihin, magagamit. Yung mga runway, walang problema. Yung taxiway, walang problema. Makikita nyo ang problema, ito lang. Bumisita na rin si PNP Chief Police General Oscar Albayalde sa airport para silipin ang lagay nito. Darlene Kai, GMA News.